mo yata dito ang Onyx PH picking and very very unorthodox hero dito sa ating liga. So I assume na you're going for Onyx PH dito, Madam Yasu Miao. Butters, what's your take dito? At the same time, you need to worry about the frontliners of Onyx, whereas they have Hilda. Si Hilda, although ano siya rito, medyo ano naman, medyo kaya naman patayin ng isang carry, pero deceptively strong. Deceptively weak yung Hilda, kasi kapag hindi mo inintindi kung paano gumagana yung Hilda, sobrang nakaka-bad trip for STI na may frontline na yung Onyx PH na pwedeng constantly nagpapakita lang, magtago siya sa may damuhan, magre-regen, and then be the frontliner for Onyx once again. Tama ka dyan na midnight. So anyways, again, for this STI vs. Onyx PH, malaki ang kailangan na habulin dito na STI. Kumbaga, the pressure is there, and the mind you guys, ang naglalaro dito is not huge and creeps for STI. So iba makikita natin doon. Dito we have Lord, which is their captain. So anyways, kita naman natin dito, Little Wonder agad, pero Jay, for the first blood agad for Onyx PH, mainit ang laban dito for Onyx PH. Talagang mainit agad, opisa pala ng laban. Yeah, alam mo, unorthodox yung pick ng ano, no, ng Onyx PH dito. They don't have a tank. They don't have a tank on their lineup. Yung setup nila is the frontliners are the fighters themselves, yung Hilda at Uranus, which is gonna be enough kasi yung damage output ng Onyx PH dito, hindi rin biro with the Natalia and the Valir. And speaking of the Valir, no, sobrang ganda niyan sa lineup ng Onyx PH, kasi if you look at the hip STI, they need to be near Onyx PH, tapos may tulak pa from the Valir. Pero Jay, dito medyo delikado yung position dito, and mapapatay siya ng hampas ni Grok. So 1-1 natin score, mga kaibigan, for this match. Naku, naharangan si Oh My Venus pa na nakatakas pa. So nice escape there gone for Oh My Venus. Kasi nga, is RGB dito is gonna go down by the hands of Wise. So si Wise, nakita natin for this whole tournament, nagbago na kumbaga yung kanyang hero pool. Dati kilala natin siya na mage user. This time around, nakita tayo more on the physical side. Oo. Parang siya pa ngayon, yung tinatadhana na na kumontest sa posisyon ni Yuji being the mage god. Unfortunately for Vice, the meta dictates na siya ang hyper carry ngayon, no? Playing the likes of Ling, the Claude, the carries, and ngayon, Hayabusa naman yung nilalaro niya. Yes, tama dyan. So anyways, makikita natin dito for this export naman na STI is naka-arrival. So medyo luma na spell actually. Pero anyways, kita natin dito sa mid lane side for the both teams. Naging hindi nila iniiwan yun. Pero sa top lane side natin, mga kaibigan, it's gonna be a kill for Dilar using this Hilda. Gaya na sinabi natin, unorthodox here for Onyx PH. For Dilar, kilala natin siya. Grabe mag-deal ng damage. So kumbaga test na to for them to prove na any kind of hero pwede ipasok sa ating laro. Yeah, tsaka ang ganda ng lineup ng Onyx PH, hindi to yung joke time na composition na walang pang backup. Ngayon, tignan nyo yung lineup ng Onyx PH. Again, punong-puno sila ng damage output. Although yung Hilda, medyo underwhelming yung damage output niyan compared to the other fighters such as Uranus. Problem is, nandun yung Uranus sa side naman ng Onyx PH. Hindi nila kailangan itindihin yun. And dalawa, yung execute sa sa Onyx PH. Ito, kinopia nila to kay Kuya Wolf natin. No? Yung Uranus execute, dinagdagan pa ng Hilda execute. Kung baga, automatic pagka may low life, hindi pwedeng hindi ka mamatay. Pero anyways, kita natin si Sir Jake, grabe yung vision na pinibigay niya. And sa mga hindi nakakaalam, si Lord pala dito was once a top global Grok for STI. Pero anyways, mga kaibigan, that is going to be another kill for Lembot sa ating laban ngayon. For Onyx PH, malaking kanilang gold for STI. Nandun yung damage nila, kailangan as much as possible mabigyan nila dito na space si Lembot to cope up with the gold. Yeah, actually di ko napansin, no, tatlo pala yung execute sa lineup ng Onyx PH. Isang retry, isang flicker, tapos tatlong execute. Living out the 8G lifestyle from Wolf, no? Talagang, pag natalanong ka ng Onyx PH, again, there are frontliners on their side. Talagang may tantang na damage ni Kari, tsaka nila dito, no? Ni X-Borg. Problem is, can you sustain a teamfight? And ito, napatay si Venus, no? Mali yung pasok ng Onyx PH. Fortunately for STI, lahat sila sama-sama on that side. And ngayon, ito na, nakakatakot talaga. Pag natalunan ka, may execute ka. Tatlong execute, sinusundan nila yung X-Morg, RGP on the bottom lane. Pero in the middle lane, Wise, nakikipaglaro sa tatlo. Ako po, pumasok pa. Pumasok si Wise, pero makakapit naman ng Shadows. Dito for Onyx PH, aggressive sila in terms of damage. Well, for STI, magandang ginagawa dito map vision ni Lard. So, kumbaga, aggressive din siya. Automatic pag may wall charge, automatic inaano niya agad against this Onyx PH. Pero anyways, bottom lane side, nakasira dito ang Onyx PH. Pero same lang din naman with STI. So, in terms of objectives, yes, ano pa rin dito STI. Kumbaga, hindi ganun kalaki ang kalamangan ng Onyx PH. Pero as we could see here now, sa ating mapa, sinisimulan na ng Onyx PH ang unang turtle para sa ating laban. Si Lard Magellan na to contest that
one, and Turtle has been secured here by Wise using the Hayabusa Silar dito. Wala na buhay. Halos pa rin nga lang pumasok kundi naman. Pero last insanity come from RGP na medyo patras. So walang damage come from SDI. Nixo dito with the Divine Judgment kasi nga lang iyak nung nadala sa ilalim ng torre. And that is going to be a kill para kay Lempon. Pero may bawi lang din naman dito ang Onyx PH. Wise dito, mga katakas ba? Oop! Nakatakas si Pari Wise natin against SDI. Well, on to the top lane, the large stood objectives for this Onyx PH squad. Yeah, masyadong ano, no? Masyadong nag-enjoy yung Onyx PH sa pag-hubble. Again, their lineup is meant to burst down heroes. Pero the problem with their composition is kapag may pang-protecta dito kay Kari, mahihirapan sila na eh. Mahihirapan sila kumarap ng teamfight. Specifically with the Minzitar on Dokmet, yung silence niyan talagang kailangan nila isipin. So for Onyx PH, they need to utilize their jumps in the form of Natalia and the Hayabusa and burst their targets down. Okay, dito, naku, napatay pa si Nixu. So, grabe yung assassination na pinapakita dito ng Onyx PH. Napakahirap talagang habulin or hanapin ng isang Natalia dito for SDI. And gold, top gold natin dito is on the side of Onyx PH with that Uranus. Actually, para sa kanilang lineup, 3.6k gold, pero hindi lang din naman malayo dito for the carry. So, good thing here for SDI is that meron silang damage per second for this carry. So, pagdating sa late game, pwede silang pumitik ng damage dito against Onyx PH. Yeah, lalo ngayon na paprotect ng SDI. Again, they have the capabilities to defend the carry on their team fights. Kaso, Onyx PH, medyo nag-garo sila dito, no? Medyo nagka-crumble sila dito, no? They're trying to pick off the tanky targets on the side of SDI when in fact dapat ang hinaharap nila is yung carry, kasi madali naman for Onyx PH to pick off kung kahit yung kasama lang ni carry. Kung hindi nila mapatay yung carry, pwede nila patayin yung kasama niya. Pero for SDI, they're doing a fantastic job on holding the aggression of Onyx PH. Oh, kumbaga gumagawa din sila ng wake para kontrahin dito yung ginagawa ng Onyx PH na rotation. But anyways, we can see here for Nixu, that is the fleeting time agad. So, anihila na kumbaga dito for this Kajan. Anyways, this is the second turtle for this match. We have Wise here na kumukuha dyan. And top lane side natin, may bakbakan lang din naman nagaganap. Grabe dito si Natalia and si Hilda. Talaga hindi umaalis doon at nanggugulo against SDI team. And turtle, again, has been taken here by Onyx PH. Lord dito, Snowplow with a throw, retribution. Ginamit ang sprint pa rin nga lang, ultimate guard from the Hayabusa. Ito na si Minzitar with ultimate as well. Kasi nga na si Wise dito, hindi na nakatakas pa. Giving a killing spree for this guy onto this match. Si Lembon, very aggressive. Oh. Bombexes. Kasi nga na, it's gonna be a shutter here for this Valir. Masyadong na-excite si Wise, no, na mapatay si Dokmen. Again, if you are the Hayabusa, you need to worry about your position kasi pwede, anytime pwedeng ilapag ni Dokmen yung kanyang ultimate, no? And ang problema niya ron is silence. And remember, kung walang pagtakas si Hayabusa for that duration. Ang ganda pa nga nung ano eh, nung lock-in ni Lard, yung pader sa likod para hindi talaga makatakbo yung Onyx PH. Fortunately for the Onyx PH, nakatakas na si Omay Venus and he was able to get a getaway kill, kumbaga, kay Lembon. Actually, dito ako yung midnight for this STI. Nakikita natin yung aggression na on the side of Lembot, which is kailangan na rin niyang bantayan kasi baka may tendency kasi siya kanina na mag-front from time to time knowing na alam niya meron na siyang damage. And for STI, si Kari dito yung aasahan nila talaga with the damage. Pagka siya yung una na patay, literal patay din dito yung STI kasi wala na. Ang aasahan na lang nila dito is Vincitar export, which is hindi naman talaga makakapag-dive. Nice heal there for this Kaja, and it's going to be a kill again for this carry player nga lang Nixo. Nabawi ang lado naman, Dilar dito wala sa position against 4 with a wall charge para sa ating Brock, and Lembot again with a kill, 5th kill for this carry onto this match. The Onyx PH, oh, even though they find Nixo, they lose 2 heroes and one of them is a core, so malaking problema to for Onyx PH. This is still a carry, no? Hyper carry pa rin to. Even though the Hayabusa is great against carry, it acts the same way as a Ling na pwede mong patayin yung backlines. Again, ang problema niya rito is si Dokmen, yung silence na pwedeng lumabas sa Minzitar. So if SDI can get this one to late game, the only condition that they have for securing this game is magdikit na lang si Lembot at si Dokmen. Hindi sila pwede maghiwalay. Oo, tsaka kasi si Dokmen dito, kumbaga, mabilis siyang, maganda siyang pagbulag, kumbaga, na hindi mo napapansin, meron pala siyang ultimate during a team fight. So, hindi yung kailangan iwasan dito ng Onyx PH. Pero anyways, ito na ang huling turtle para sa ating laro, J4 The Bug Mission! And a turtle again for Onyx PH! Grabe ang my goodness! Wise. And another kill para sa kanila, ginamit ang ultimate dito na Hayabusa, Dokmen pa nga para sa kanya, Nixu, wala nang buhay. On the catch up, really nice, gorgeous barrier, RGP, with at last, insanity. Pero Wise dito, napakasakit na ating Hayabusa na walaan, na immortality, ang isa XP, and a killing spree for Wise as well.
Oh my goodness, Wise. He was able to get the turtle kill as well as get the carry kill on STI, no? STI, they were not ready kasi naka-focus sila sa pag-contest ng turtle. What they could have done is reset the turtle, then tsaka nila nilabanan yung Hayabusa. Fortunately, dahil medyo mababa na yung buhay ni turtle, naipit sila sa choice nila na lalabanan ba natin o kukunin ba natin yung turtle o lalaban tayo. So, hindi talaga nila sigurado kung ano mangyayari sa teamfight na yun. And na-set up pa sila ni Wise dito, tsaka ni Omar Venus. Again, yung two from the Valir, it helps a lot for Onyx PH. Literally a lot kasi dito for STI wala silang burst AoE unlike dito for Onyx PH, they have the Valir, so pinaka-inaasahan nila gaya ng sinabi na uulitin natin is the carry. So pagka nagkamali agad dito ng bitaw ang isang Docman or isang Mincitar during a team fight, para mahirap na agad for them na pumasok. Even the last insanity kita natin kanina, nandun ang dami niya tinamaan pero hindi ganun kalaki yung damage na ibibigay niya against Onyx PH. But anyways, 9:50 ang ating score, ladies and gents. Onyx PH is on role on this match, pero for STI, nakikita natin yung aggression na kaya nila ibigay against ODPH. Yeah. As long as there is a good set of play come from this STI team, maganda ang magiging bigayin para sa kanila. Yeah, malaki pa rin yung chance ng STI dito. And if they are ever in the position of aggression for STI, no, kunwari nasa tapat sila ng base for Onyx PH, it's very hard for you to defend against this lineup. Even if yung carry yung babasag ng Tora dito, if you try to go to the on the carry, tapos hindi nyo mapatay, may last insanity, may flicker ulti that can come out from Dokmen. And remember, kung sino man yung magde-defend from Onyx PH, pwede rin mahila yan on the form of the Divine Judgment on Gacha. Oh! Nahila dito! Si Jay Brigala wild charge para dito sa ating Rock Dokmen with a kill. Pero mukhang delikado ito for PH to go for the backup. Alam nila, the discipline is there, mga kaibigan. Walang ulti! Mega kill para kay Wise. So, nagkali si Wise! Nagkukulat si Wise dito, mga Best Swap! And Levon dito, nakapag-win of nature yata, walang damage dito, ating Hayabusa and Iyak with a kill for Onyx PH. RGP, wala Miraga Armor, and another kill for this Onyx PH squad. Nako po, inuubos na sila ni Iyak, no? And si Wise going in once again, he wants more kills. Lord will be taken down by Hilda. Ginamit yung execute on the Lord to take down the Grok. SDI loses 4 heroes and nasa harap na ng base ang Onyx PH. Pero maglo-lord muna si Wise, sabi niya gusto ko i-secure yung victory natin dito. Imagine me that item palang dito ni Hayabusa, Queen Swings, Endless Battle, and this Blade of Heptasis. How much more kapag ka may Blade of Despair? Ganun na magiging mas masakit si Wise dito for this match. And this is the level 1 Lord, 9k gold dito sa sleeves ng ating Hayabusa. And 8.5k, hindi malay for the carry, ganyan sinabi natin, there is a light onto this STI lineup. Kaso yung nga lang, masisecure dito ng unang kami ng RTH ang Lord para sa ating laban. Yak, no, grabe. Napakatapang niya to show vision para dito sa Onyx PH. Tingnan mo 'yung ano, no? Tingnan mo 'yung ginagawa ng Onyx PH. Ito 'yung literal na mga magkakaibigan magkakasama sa classroom. Nagkokopyahan na lang sila ng mga items. Merong mga Queen Swings, merong papuntang Blade of Despair. Si Wise lang 'yung ano, 'yung original eh. Siya lang 'yung may endless battle dito. Jay with the Blade of Heptasis, and I think papunta na rin sa Blade of Despair will add more damage to the lineup of Onyx PH. And again, this is the problem for STI. Even though there are no real tanks on the side of Onyx PH, yung mga cores ang kukunat eh. It's the Uranus and the Hilda. Even if you say na yung Uranus hindi siya nagtatank build dito, no? Again, yung amounts of regen that can come out from Iyak, no joke, kailangan i-burst ng STI yan. Kasi kapag nag-reset yung teamfight, Onyx PH, they will have a second round for their teamfights. When in sa side ng STI naman, everything that you have is based on your single execution. Yung Hila ni Kaja, yung ulti ni Dokmen. Lahat kayo one time big time lang for STI. Oh, kumbaga, ano eh, skill dependent dito yung lineup na STI. Pagkakas nila na pasok, automatic, parang nowhere to go for their team. But anyways, Lord has been defended here by STI. So, another opportunity for them to extend this game. Anyways, for Onyx PH, guys, sinabi natin, very aggressive heal na dito, tumatakbo-takbo lang. In, out, and may in or out. Kumbaga, ang motto dito na Onyx PH para sa ating laban. Wax in, wax out! Oh, wax in, wax out! Oh, messy up and iyak. Dito, halos wala ng buhay, pero may dash away again for this Uranus kind of hero. Ganda nung ginagawa ni Iyak at saka ni Wise, ha? Binibait nila talaga yung ulti ni Dokmen. Kasi alam nila kahit mahuli sila doon, they can definitely go out. Ang kailangan na lang nilang isipin is yung Divine Judgment. Ang problema ni Nixon naman is si Jay hindi nagpapakita. Kanina pa nasa damuhan niya, hindi niya alam kung masasilence siya bigla o hindi.
Oh, para si Jay dito lagi may panggulat eh, na out na dito ako pero may pang out ulit ako. So yun pala, tama, ito yung kinagandahan for the lineup of Onyx PH. Madali sila mag-disengage dito sa lineup na STI. Yes, STI dito more on initiation play ang panlaban nila. Kasi Onyx PH dito, grabe lang din naman tumakas. Pero ito na yata ang bakbakan na iniintay natin. Wise dito wala na buhay mga kaibigan kasi nga na last hit. Oh my god! Na dito si Wise, ayak mo with the kill as well. No, may Venus with the first damage coming from the Valir. Onyx PH here, wala yung pinaka-damager nila. Pero iyak to very aggressive with that Uranus. And inhibitor turret sa bottom lane, nasira na. Again, wala silang pakialam kahit mamatay si Wise dito. Punong-puno sila ng damage. Itong lineup to, it has sustain, it has damage, and mind you, it has 3 executes. Ano eh, pag nag-mintis yung execute ng isa, okay lang, may execute may isa. Pag hindi pa rin may execute ulit. Alam mo yung, ito yung ano nila dati, yung trip nila dati na apat na flame shot. Pag nakita ka sa mid, babarilin ka nila lahat, patay ka kagad, first blood kagad yun. Ito, pag tinalunan nila, pag namatay, 20. Pag, diba, pag namatay, ay pag hindi namatay, 20. Promise, tatlo execute yan eh. Paano hindi mamatay yan? Parang ipatong-patong mo yung damage, automatic kill pa rin dito for Onyx PH. And the good lead, guys, pansinin natin, lumalaki na for Onyx PH. Kumbaga, ine-enclose na nila sa isang box dito, STI, para hindi na makalabas. Si Lembot dito, bumabagal na yung, kumbaga, yung paglaki dito ng gold niya. And iyak to, sobrang aggressive. Kahit wala siya masyado yung bibigay na damage, pero alam niya, hindi siya ma-burst dito. Kumbaga, sinasaiko niya dito yung STI para mapilitan na gamitan siya ng skills. Yeah. Alam mo, ang ganda sana, nakikita natin kung gaano kaganda yung teamfight ng STI eh. Even if Onyx PH has this huge lead, kayang-kaya nilapit sa mga heroes sa side of Onyx PH. Pero Lord, ito has been gone on by the Hayabusa. Pero unfortunately for STI, hindi enough damage. Nahila! Nahila ako po! Sino to? Nahila! Nahila! Oh, nakatakbo pa si Iyato! Si Iyato, mga kaibigan! Oh, ang kunat! Pero mapapatay pa rin ng STI. And ganito ka nakakaganda yung engagement pa rin from STI, no? Even if Onyx PH has this huge lead, kayang-kaya nila pala ganyan ng 5v5. I just really see Dogman building up Thunder Belt tapos magda-damage item siya rito, no? Pero he went for tanky items. Kaya medyo nagkukulang yung damage output ng STI. Okay, ito na, mga kaibigan natin dito, si Wise na counter guard with one charge coming from the Grok. And it's going to be a kill para kay pare Nixon natin dito sa ating laban ngayon. Dilar, nahila na ba with that divine charge. Nako po! Pre-hit si Kuya Lebot natin dito kasi wala na buhay. Double kill pa nga para sa kanya. This is the perfect timing for STI to get this Lord actually. Isa na natin na buhay for Onyx PH. And that is all my boss for this match. Nangangamoy! Nangangamoy Israel! Madam Chandel, nangangamoy Israel! STI, eto na ba ang una? Eto na ba ang unang panalo ng STI? STI, Israel, Kuya Midnight. Grabe yun! Talaga nga lang. Gaya rin sinabi mo, isang magandang lapag lang coming from Docman. Nakita natin yun, tas nagsunod-sunod. Tas after nun, since may fleeting time si Nixu, automatic divine judgment. May nahuli na naman. Tapos, si Lembot, free hit! Kaya sinabi natin, DPS-wise, STI. Na Blade Armor, no? Yung, kasi problem with Dominance Ice is, I think hindi pwede, no? Nasa rules natin yan. Kasi there's a certain pop with buying multiple instances of Dominance Ice. So, I think if you are healed and you need to be the tanky hero dito for Onyx PH, no? It's either the Queen Swings, the Immortality, pero teka, nakahuli, makakaibigan si Iyak dito, no? Kanino na po tayo, Lord? That is the main question. Nakuha na STI, nakuha na STI. Oh my goodness! Oh my God, Israel! This is the statement we are looking for this STI squad. First Lord onto this match is on their side. 17 minutes na tayo sa ating laban ngayon. Yung gold, hindi ganun kalaki ang kalaban actually. Kasi for STI, ang pinakakailangan lang naman talaga nila magkaroon ng gold dito is this carry. For the carry, nas 500 or something yung lamang, lamang dito ng Onyx PH against his gold. So again, gaya na sinabi natin, STI here with this carry. Diretso pa sa Tori dito ng Onyx PH. I guess for Onyx PH, kailangan talaga mag-defend nila to. Pero kita natin dito, inhibitor turret sa middle lane. Ang bilis! Nasira din! Jay, magagaling sa likod, pero yung galang, wala siya mahuhuli doon. And kakabuhay pala ni Iyakto para sa ating laban.
Nalinis yung Lord. There's a malefic roar on Wise, kaya yung physical defense dito ng STH at yung Lord na bumaba. So Onyx PH, they now have the capability once more to burst down the carry. Unfortunately, hindi yun yung pinaka problema nila, yung Minstar pa rin, yung Minstar na nasa harap. And by the way, hindi pa natin pag-uusapan si Xborg. Si Xborg din pala, no, on the line of STI. Again, this brings a lot, a massive form of teamfight for STI. And I think naka-immortality siya rito with the Athena Shield. Dagdagan mo ba ng isang ano yan, ng isang item? Probably a Queen's Wings or kung may Antikiras din. Or better yet, kung ayaw niya ng tanky item, yung survivability, kung gusto niya dagdagan yung damage output ng STI, you can go for Blade of Despair. Ito is all you need. Damage plus damage, tas counter mo yung healing dito na nga on PH for this match. Sobrang ganda sitwasyon ngayon for STI. Very overwhelming for this kind of team. Pero kita natin dito si Lord. Very aggressive. Lag din naman. Tira lang dito sa inhibitor turret. Last insanity. Sanity? RGB. Pero pamapa-out lag naman. Medyo delikado to engage for team fight. Pinuhayo walang minions. Walang Walang minions. STI, you need to back up. Ang ganda na ginagawa ng Onyx PH. They're delaying STI from recalling back. The Hayabusa and the Natalia speed pushing on the top lane and in the middle lane. Pero fortunately for STI, naka-arrival naman si RGP. RGP with the plays. Pero hindi pa rin niya madedepensa niyan. Lord, andito na para tulungan yung expert para mag-defend. Pero Onyx PH, they have secured 2 towers on the top lane. And meanwhile, minus split push sa may bottom lane. Nakupo, the outmaneuver ng Onyx PH. That hiwa-hiwalay yung STI. And mapapatay si Kari at si si Minzitar, yung dalawang hero na ayaw maghiwalay. And Onyx PH suddenly opened up the map for their first game victory. Probably first game victory dahil 35 sets wala tayong carry. This is a lot to work with for Onyx PH. Yes, pero kita natin dito may golden staff yung carry nila. But anyways, nako po Lord, dito wala na buhay. JK, oh my goodness. Dalawa natitira buhay for STI onto this match. Kita natin dito tumitira yung video sa may base. Pero Dilar again with a kill. Para sa atin laban yung critical is STI muntikan na. Pero Onyx PH, they are the team that prevailed. Ang saya man ng makanood ng ganung classic game.